Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. May 16, gawin ito sa lemon dahil tuloy-tuloy na swerte at pera ang kusang lalapit sa iyo. Kung kayo ay naniniwala sa kapangyarihan ng mga ritual at ng mga pampaswerte at nagnanais ka na umangat ang iyong buhay, tuloy ang yumaman at matupad ang iyong mga pangarap, ay narito ang maari mong gawin at gawin mo ito sa loob ng iyong tahanan. I-manifest at i-claim mo na agad sa iyong sarili na ito ay magkakaroon ng katuparan sa lalong madaling panahon at ang iyong pamumuhay ay mababago na ng tuluyan. Kailangan po lamang na bago ninyo simulan ang pampaswerte o ritual na ito ay tahimik ang inyong paligid, walang galit at inggit sa inyong puso at positibo ang inyong pakiramdam na ang gagawin ninyong ito ay makatutulong upang ang inyong kahilingan ay magkaroon ng katuparan. Maaari ninyong gawin ang pampaswerte o ritual na ito bukas, May 16, at mangangailangan lamang tayo ng kalahating lemon at cinnamon powder. Pero bago ko po simulan ay nais ko munang ibahagi ang kaalaman o benepisyo kung bakit ginagamit ang mga ito bilang pampaswerte para mas maintindihan ninyo kung bakit natin kailangan itong gamitin. Kailangan na mayroon tayo palagi ng cinnamon powder o kaya naman ay cinnamon stick kung nais ninyong magtuloy-tuloy ang magandang kapalaran ng inyong buhay. Ang cinnamon ay ginagamit na pampalasa at mayroong therapeutic at mystical na mga katangian ito. Ito ay ginagamit sa iba't ibang pamamaraan ng iba't ibang tao. Sa Ayurveda, ang tradisyonal na panggagamot sa India, ay gumagamit ng mga cinnamon medicinal properties upang gamutin at pagalingin ang ilang mga issue sa kalusugan. Sa aromatherapy naman, ang cinnamon ay ginagamit para antiseptic at stimulant function sa iba't ibang paggagamot. Ngunit ang pampalasa na ito ay mayroon ding ilang mystical na kapangyarihan na may kaugnayan sa kasaganaan, tagumpay at pag-ibig. Kapag pinag-uusapan naman ang tungkol sa kasaganaan, madalas nating iniisip ang tungkol sa pera at ang ating katatagan sa pananalapi. Pero ang kasaganaan ay maaring tumukoy din sa ating emosyonal at espiritual na balanse ng ating buhay. Dahil ang cinnamon ay mayroong kapangyarihan na makapagbigay ng enerhiya ng tagumpay at nagbibigay inspirasyon upang tayo ay maging positibo sa ating buhay. Samantala ang lemon o anumang maasim na prutas tulad ng orange, dalandan, pondkan, grapefruit at maging ang kalamansi ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng proteksyon at nagdudulot ng maganda at positibong kapalaran. Kaya naman ang mga prutas na ito ay kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga ritual at mga pampaswerte. At ginagamit din ito sa mga aplikasyon ng feng shui at kadalasang inirekomenda na magkaroon ng siyam na dalandan o kaya naman ay lemon sa inyong sala o sa kusina upang magdala ng swerte at magandang kapalaran. Bilang karagdagan, ang lemon ay nakatutulong upang maharangan ang negatibong enerhiya na nagiging sanhi ng di pag-usat ng ating tagumpay pagdating sa usapin ng pananalapi. Tulad ng aking nabanggit, mangangailangan tayo ng kalahating lemon at kalahating kutsarita ng cinnamon powder upang maka-attract ng kasaganaan at maprotektahan ang ating kabuhayan. Sa ibabaw ng kalahating lemon ay ilagay o ibudbod ang cinnamon powder. Pagkatapos ay ipahid ang lemon na mayroong cinnamon sa iyong mga palad habang paulit-ulit na binabanggit ang mga katagang ito. Ako ay umaakit ng walang limitasyong daloy ng pera. Ako ay sagana at ang aking mga pagpapala ay protektado. Pagkatapos ay pakaisipin o i-visualize na ang kasaganaan ay kasalukuyan ang dumarating at patuloy na dumadaloy sa iyong buhay. Pagkatapos ay banlawan ang iyong mga kamay at pabayaang kusang matuyo ng hangin at huwag pupunasan ng kahit na anong klase ng pamunas. At ang lemon naman na inyong ginamit ay maaari nyo nang itapon
sa basurahan o kaya naman ay ibaon sa lupa. Muli pong paalaala na ito ay gabay lamang. Lahat ng ritual o pampaswerte na ating ginagawa ay kailangan nating samahan ng 100% ng paniniwala, sipagtiyaga at panalangin sa mahal na poong may kapal. Palagi po tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya na ating natatanggap, maliit man ito o malaki. Higit sa lahat, lagi po nating tatandaan na makapangyarihan ang ating isipan. Kung ano ang palagi nating iniisip at sinasabi ay ang siyang mangyayari, kaya't makabubuting iwaksin natin ang mga negatibong pag-iisip at maging positibo tayo palagi upang ang swerte ay tuluyan nating makamit sa ating buhay. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat.